I don't read the newspapers because they all have ugly print. Yo, what's up mga kabatak? Jacko? Damn! Alright, so shoutout na malaki sa mga nakasubscribe na, sa mga hindi pa, show me some love. Mag-subscribe na kayo, click niyo yung bell para lagi kayong updated mga kabatak. Alright, sa mga nagko-comment, positive comments, thank you, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga negative comments, thank you pa rin, syempre. Alright, from you guys, natututo tayo, alright, nagkakaroon tayo ng idea. So maraming maraming salamat sa inyo. Alright, hindi ko na gawa ng reaction yung dislike ni Akuma from Hell, pero napakinggan ko, napakalakas. Damn, marami pa pala tayong artist or na maraming skills pagdating sa rap, mabibigat. Napakalakas nun, alright? Napakalakas nun from Akuma, Akuma from Hell, napakalakas ng dislikes na yun. So, ngayon nagkaroon ako ng interest para pakinggan to. It's my first time na pakinggan to. This track niya para kay Ace Pipes again. Okay? Tingnan natin kung ano yung laman. Tingnan natin kung gaano kalakas. Pero bago ang lahat, shoutout, Clincy Beats. Ako ma from Hell. Alright. Let's hear it, guys. Okay, intro, talagang kaabang-abang. Ibig sabihin yung intro niya is kaabang-abang yung papa, kung anong lyrics yung papasok. Damn, alright, so ilang araw nakalipas, sa wakas nakapaglabas din. Sige, palakpakan natin bago ko siya tuluyang ilibig. Sa dislikes pala pinatay ko na to, pero nagpakaramdam pa rin. Mga fans mo, puro bobo, kung kaya ka nagbubukang magaling. Alright, hindi lang si hindi lang si Ace Pipes ang natira rito, hindi yung mga fans, alright? Mga fans ni Ace Pipes, okay? Yung mga fanatiko niya. Pero aminin natin guys, malakas yung nilabas ni Ace Pipes natira, okay? Napakalakas yun, yung puro tugma, malakas yun, okay? Kung hindi nyo kabisado si Ace Pipes, magkakamalan nyo ang ghostwriter ni Looney dahil sa sobrang lakas ng tira na yun. Pero masasabi ko, mas malakas pa nga yung lyrics na yun, yung ginawa ni Ace Pipes na yun, mas malakas pa nga siya kay Looney rin eh. Alright? Sa mga sang-ayon, alright, alam nyo na gagawin nyo. Alright, yan. After 1 week, tsaka siya naglabas, kaya sinabi niya sa wakas na paglabas din. Ikaw yung manok ng idol mo, pero sisiu pagkakuwang. Katapat ikay nagmistulang, inakay na itinapat sa tandang. Lakas baka real talk, pero yung real talk niya nasa anak ay pag-angasan ng skills daw. Pinutulo ko pero hindi naman ako nagawang sabayan. Katotohanan, sa mukha mo na walang gante malamang. Paano ka makakabawi kung bayag mo na dala noo na inulunok na walang nang tapang di napakasulat kaya nilabas mo na lang yung lumang kanta. Akala ko ba magaling kang rababat, pero ba't kahit sa isang di sa'yo. So talagang napakagaling niya, malakas yung kwa niya. Alam niyo yung pagbibitaw niya ako ma classic eh. Talagang mahalata mo na sinubaybayan niya yung kultura sa atin. Alright, yung mga Tagalog rap, underground Tagalog rap, nasubaybayan niya eh. Kaya yung bitaw niya napaka classic. Ang galing. Hindi mo nagawa na sagutin pagkatapos mong akuin yung laban ng idol mo. Winabugbog ka para sumulan ng hadukin. Veteranan ako sa kahitaan namang taktika. Tuwagin mo ba kung Hyruzen? Mga multis mo, puro basic lang. Malakas lang talaga yung hangin. Masakato. Yung kasi pagkakamali ni Ace Pipes eh, diba? Talagang laban sana niya yung idol niya, yung iniidolo niya na si Looney yun. Then sinalo niya, ayan tuloy siyang nadali, siyang nabugbog, siyang nahataw ng nahataw si Ace Pipes. Pero bilib talaga ako kay Ace Pipes sa last na nilabas niya, napakagaling yun. Alright, so eto talagang more on multi yun, labas niya. Paano naging multi yung inuulit mo lang? Puro mo sana ako pa malaaba. Kada ang mga tugmaan isias 1, 2, 3 lang naman yung talent mo na niyayabang. Sugatan ka pa rin sa nakaraan. Tira ko, hindi mo pa nalulunasan. Madugo na ulit yung balik gamit yung sarili kong stilo garote. Na naman ang ginabot ni Kenneth na basura at sip-sip tae. Yeah, sip-sip tae. Para kay Luna yun. Alright, maganda sana kung kasi yung tira ni Ace Pipes dun sa title na bonus round,
medyo may real talk yun, pero ang kwando, ang sabi ko nga ron, doon sa reaction ko noon, yung tira niya na yun is parang shotgun. Alright? Sabog yung bala. Kung sino-sino na lang tinamaan doon. Alright? Yun yung tira niya. Pero mas maganda, okay? Para sa mga sasang-ayon sa akin, okay? Comment nyo lang. Mas maganda siguro kung marinig natin itong dalawa, si Akuma from Hell at si Ace Pipes. Dalawa sila. Sarap game, ano? Dalawa lang sila. Magbalikan. Kasi napagaling eh. Parang isang laki sa talagang old school at saka laban sa isang laki para sa mga new school. Pero both of them is parang baguhan sa kultura. Alright? Yun ang datingan eh. Yung gamit nila kumbaga isang gamit ng antag rito. Yung gamit nila pang digma, isang makaluma at isang makabago. Pero lahat sila is nakikipagdigmaan sa bagong era. Yun. Alright. Sana mapakinggan natin sila. Yung dalawa lang, talagang one-on-one. Alright. Puro depensa na lang, di ba ka-atake? Nasaan yung mga sinasabi mo? The skills sa bonus round mo na ginawa, ikaw rin lang ang nadali. Ano nang ubusan na, kaya di ka na makagawa ng bago. Filingerong henyo, para kang upgraded lang na makagago. Pinagbuksan kita ng pinto, kaya ngayon ay golpe sarado. At ngayon binubobo pa rin kita lang, walang hintuan kasi parado. Di ka na pwedeng maging kalmado, para bang may malaking atraso. Mabigat din ang ga, kaya naging permanente kang kabado. Mabigat yung bilangga niya, si Supremo. So, kaya lahat, TBS. Alright? Kaya nagsilabasan na yan. Sabi nga, sinasabi ko nga paulit-ulit, huwag na sana dumating sa pisikalan. Alright? Hindi natin alam ang takbo ng pag-iisip ng ibang kamiyembro. Alright? So, ay nakala nakapus na sa alamado. Pero kalagay mo ngayon dihado. Sa malingan na kibaka nagbakahiro. Kaya tila hampas lupang inararo. Kaya ano na sa natalento. Halatang puro kalamang kwento. Pag magaling na yung kalaban, ginagawa mo wala tablado. Kunwari hindi pasado. Pero sa totoo lang durog siya Pino yan na. Yes, exactly. Damn. Alright. Maraming ganyang diskarte. Pag hindi kaya, ang sinasabi na lang is halimbawa. Alright. Halimbawa si Flow G. Alright? Si Flo G. Alam niyang hindi niya kaya, ano na lang sinabi niya. Okay? Kailangan niya ng champion. Yung champion. Naghanap siya ng champion kasi hindi niya talaga kaya. Nagdadahilan lang. Alright. Susunod, katulad din niya, Lune. Ni Lune? Ayan, katulad ni Lune. Ang sabi niya, hindi pasado sa standard. Pero sa totoo lang, hindi niya kaya. Alright? Yun. So, real talk to. Napapala ng bidabida na masyadong agresibo. Pagkatapos mong marinig ko, isang lang ang sigurado. Apoy na naman na dinulot ko, kaya tumawag ng bumbero. Shoutout sa mga nag-dislike kay dislike. Sama kayo, ihatid natin yung katawan niya. Nasa morgue yung diretso. Damn, alright. Shoutout din pala Paranyaki Rebels. Damn, so itong kanta na to uploaded by Paranyaki Rebels. Shoutout. Maraming salamat sa mga ganitong tugtugan na ina-upload din nyo. Okay, yan ang sasabi ko. Napakalakas, napakagaling nito, napakagaling niya. So, gamit niya ang lumang pamamaraan sa pandigma. Napakagaling, ang husay. Yung talent niya is unique. Okay? Iba-ibang klase. Ito yung mga talagang pang-underground. Ito yung mga talagang susubaybayan. Alright? Kapag ang usapan na is underground scheme, one of the best. Alright, so, ayan. Akuma from Hell. Galing. Alright, hanggang dito na lang ulit, mga kabata. Uulitin ko, mag-subscribe na kayo. Alright, comment kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Sa-shoutout natin yan. Alright, and sa mga hindi pa nakaka-subscribe, damn, ano pang ginagawa ninyo, mga kabata? Subscribe na! Ayan. So, damn. Alright. So, hanggang dito na lang. Jaco signing out. Peace out. I don't read the newspapers because they